Nag-usapan namin kahapon yung kapatid na ano pangalan niya, Aljan. Aljan. Ilalatag ko lang yung topic namin para sa aming talakayan sa susunod na partes. Ano yung topic niyo? Teka lang ah. Hello? Sige, go ahead. Ito yung paksa namin. Patutunayan ko sa pamamagitan ng turo ng Ebanghelyo o Biblia ay sapat sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya ayon sa Biblia. Yan lang bro. Patutunayan mo na? Patutunayan ko sa pamamagitan ng turo ng Ebanghelyo o Biblia ay sapat sa ikaliligtas teka, ng bawat. Teka, may mali. Iba yung Ebanghelyo, iba yung Biblia. Pag sinabing Biblia, kasama lumang tipan. Pag Ebanghelyo, hindi kasama lumang tipan doon. Ano, alin na totoo ba? Biblia o Ebanghelyo? Ebanghelyo o Biblia? Hindi, ibang Biblia, ibang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yun lang apat na aklat. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yun lang Ebanghelyo. Sinabi yung Biblia, kasama lumang tipan doon. Alis sa dalawa gagamitin mo? Kasi yung Ebanghelyo, kasama yun sa bagong tipan. Pero Tama? Hindi siya Biblia. Ebanghelyo lang siya. Kaya nga, Ebanghelyo o Biblia eh. Biblia na lang. Para damay pati Ebanghelyo. Okay. Oh. Tunayan mo, gamit ang Biblia na sapat na ang Biblia lang tungo sa kaligtasan. Hindi. Patutunayan ko sa pamamagitan ng turo ng Biblia ay sapat sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya. Eh, mali dyan, bro. Kasi yung turo, may action din yun. Hindi yung Biblia alone. Teka, baka kung saan ka nalilipad dyan, Michael Babi, ha? Mapunta ka na sa Purgatorio, mapunta ka na sa Trinity, mapunta ka na sa Bautismo, baka kung saan mapunta yan. Kaligtasan kasi yung usapin na yan, malawak kasi yan eh. Patungkol yan sa kaligtasan, yung sapat ba ang kaligtasan ayon sa turo sa Biblia. Maliwanag ba? Bro, hindi ko maunawaan masyado. Ano masabi mo naman dyan? Kasi yung sabi niya, sapat ba yung turo ng Biblia patungo sa kaligtasan? Kasi pag sinunod mo yung turo ng Biblia, talaga maliligtas ka doon. Kaya nga eh. Yun nga ang paksa ko eh. Sapat na ang Biblia lang. Sapat na ba ang Biblia lang? Sapat na ang Biblia lang patungo sa kaligtasan. Ulitin ko ah. Ah. Patutunayan ko sa pamamagitan ng turo ng Biblia ay sapat sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya ayon sa Biblia. Bro, Michael Babia, lugi ako dun bro. Kasi yung turo namin, pag sinabi mo kasing turo ng Biblia, yun yung sunod-sunod namin, yung turo din ng Biblia bro. Kaya, Biblia din yung sunod-sunod namin. Biblia din yung tungo para kaligtasan, yung turo ng Biblia. Pero pag Biblia lang, pwede doon. Pero yung turo ng Biblia, iba na yun. Ito kasi pag Biblia bro, lang bro. Ito kasi bro, yung ang counterpart mo bro, patunayan mo na hindi sapat. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Yun ang magiging paksa sa proposition. Dahil proposition must be affirmative at not negative. Yung sabi patunayan na hindi, negative na yan. Kaya nga, part yun sa kanya. Kasi affirmative ako magpapatunay. Hello bro, ganito na lang siguro bro. Papatunayan mo na lang yung Bible alone. Yun na lang siguro bro. Preposition must be specific. Kung ang gusto mong panindigan, yung sola scriptura o Bible alone must be specific. Tama. Yung kung sa kaligtasan, sapat ba ang Biblia? So, ano ba? Naniniwala ka sa teaching na Bible alone, sola scriptura? Ay, siyempre, naniniwala ako kasi Bible lang nagbabasihan eh. Ayun lang ang topic. Patunayan mo. Yan ang topic. Patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Yun na lang bro.
Yun na lang. Patunayan mo na tamang aral yung Bible alone. Tungkol sa kaligtasan. Ano ba naman yan? Alam mo. Sige, Brother Jando, tanggapin na lang. Tanggapin na lang. Basta Bible alone, Brother Jando. Basta Bible alone. Bible alone can save you. It's good for or for salvation. Lagyan mo ng salvation, no? Ta. Alam niya, nagiging wise ito rito. Si Papya dito. May talatang babasahin yan. Ebanghelyo, nakaliligtas. Isang talata lang yan. Pero walang sabi ko anong talata yon. Ang talata lang yan. Basahin niya lang yun. Tapos na, di ba, ate? Yun ang ano niya eh. Eh, ginagano niya eh. Alam ko yung style mo, Magitbabya, isang talata lang babasahin mo, tapos na, di ba, ate? Alam yun ko yan. Bro, Bible alone lang, bro. Wag, ano, yun then, lang talaga. Dapat tayong Bible alone. Brodyando, pag idagdag ang kaligtasan, ibang paksa na yan. Oh, ibang paksa. Oh, yun nga. So kaya, kung ang gusto niya ay yung doktrina na pinaghahawakan ni Mr. Eliseo Soriano na dapat Biblia lang, Bible alone, yun ang panindigan. Na ang doktrina ng Bible alone, ang turo ng Bible alone, ay naayon umano sa Biblia mismo. Ano bro? Yun na lang siguro bro. Patunayan mo na lang yung Bible alone na doktrina nyo. Ay hindi. Yan hindi yan ang pinag-usapan natin nakaraan eh. Kaya hindi, nga. Bible alone nyo. Kaya nga tinapin kaya dito. Kaya nga pag-uusapan eh. Kaya nga pag-uusapan kasi hindi pa fix. Kasi yun naman yung doktrina nyo bro. Ipagtanggol mo yung doktrina mo bro na Bible alone. Yun lang. Siguro mas maganda po yun. Diba? So ano bang specific na ang topic natin? Patunayan mo na tamang aral ng Bible alone. Yun. Yun lang. Patunayan ko ang... Na tamang aral ng Bible alone. Kasi di ba hindi ka naniniwala sa mga history, hindi ka gumaniniwala sa mga reference. Kaya patunayan mo na lang na tama yung Bible alone, bro. Okay ba yan, bro? Kasi specific eh, Bible alone, malawak kasi. Ha? Malawak kasi yan eh. Dapat yung specific. Hindi bro, bro. Specific yan bro. Specific yan. Hindi specific yan malawak. Yan, hindi yan malawak bro. Mas malawak yung ginagawa mo. Dahil pwede siyang tatakbo sa kaligtasan. Bro. Napakalawak na. Ibang tema yung kaligtasan kasi. So kung nanindigan siya na ang tamang aral ay Bible alone, Sura Scriptura, yun, malinaw yan, Bro Michael Babia, na kung naniniwala ka talaga sa turo ni Eliseo Soriano na dapat Biblia lang ang gagamitin, yun ang pagpaksang didibatihan. Ano sa'yo, Bro Mike? Kasi specific eh. Kasi kung sabihin mo kasi Biblia. Oh, specific na yan. Specific na yan, bro. Sabihin mo na lang, Babia. Hindi ko pa kaya yan. Next time na lang. Ito na lang. Yung bang ebanghelyo ay. Dapat... Ganito na lang bro, no? Ganito na lang para mas klaro ng konti, no? Papatunayan mo na lang yung turo ni Brother Eli Soriano dahil ang dating daan gaman ng CMGI, diba? Patunayan mo na lang yung turo ni Brother Eli na Bible alone lang, hindi na kailangan ng history, hindi na kailangan ng ibang... Ito na lang, Brother John, ano kong suggestion? What if...
kasalanan papuntang kalunuran. Kasi yan eh. Kasi ito na kasi nag-sit namin eh. Kasi kung Bible alone, so gawing Bible alone, yan na. Iba yung mo, tamang aral ng Bible alone. Yan lang. Sige, patunayan ko yung Biblia lang ang basihan. Pwede. Pwede. Ano nga specific ng anong pinagbabasihan sa Biblia? Yun nga dapat specific eh. Tungkol na lang sa kaligtasan. Iba-iba ang paksa tungkol sa kaligtasan. Specific na yan. Patunayan mo na Biblia lang ang basihan. Yun ay specific yan. Sula Escriptura. Pero kung pupunta pa ka sa kaligtasan, dalawa na. Paksa na naman. Dalawa na ang paksa na patunayan mo. Biblia lang at ang kaligtasan. Bro Wendell, ganito na lang siguro bro kung gusto mo ng kaligtasan. Bro Pabia, patunayan mo na lang na ang turo ni Brother Eli Soriano ay papuntang kaligtasan. Kung gusto mo ng kaligtasan. Ayun, maganda yun. Ano bro? Okay din naman yan, pero ito kasi ang... Ayaw niya. Basta, ito na lang, Bible, yun ang sinabi ko. Patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Yun lang. Specific na yun. Patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Ayun na lang. Yun na lang bro. Ano yung gamit natin bro? Bible lang ba o gagamit ng Bible lang siguro? Hindi. No? 5 verses lang. Hindi bro. Siyempre, Bible at referensya yun. Oh, Bible at referensya ba yun? Sige. Si Michael Babia, Bible lang siya. Kasi yun ang standard niya. Yun ang inatindig niya. Bible lang. So, ano lang ititindig ko? Patunayan ko na ang... Tamang aral ang... Patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Kasi ang inyong aral, Bible alone. So, patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Ano bro, Mike? Wala na. Parang nalilipot na ano na. Kasi meron okay. Na kasi nakasit ko eh. Yun na nga. Ang nakasit ninyong topic kasi dalawa ang ano doon, kaligtasan at Biblia lang. Dalawang topic yun. Mahirap habuin ni Brother Arjan yun. Dalawa yun eh. Para maging specific lang sa isa, yun na lang, patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Yun. Hindi pwede dalawa sa isang topic, hindi pwede dalawa. Specific na yan. Hindi, parang anak ko kay Michael Babia, yung specific, pag Bible alone, para saan? Yun ang point na kanila pa. Dahil kung punta naman siya sa kaligtasan, kaligtasan lang ang paksa. Kaya Ano po yun? Kasi, ano eh, topic eh. Nasa isip mo, hindi sapat ang Bible alone na topic kasi gusto mo specific para saan, tama? Opo, yung kwan, yung patungkol nga sa kaligtasan na gagamitin ng Biblia. Ang Biblia ay sapat sa kaligtasan. Parang yun ang gusto mong ipaiwatig na title, tama, topic. Patutunayan mo, ang Biblia ay sapat na sa kaligtasan, tama ba? Tama po. O yun. Kasi, naintindihan ko itong sinasabi ng bro dyan do, kapag patutunan ko Bible alone, para ano yung Bible, di ba? Pwede sa napapahama ko, ikatigitas, o ano pa. Kaya yun na nakita ko eh. Para saan yung Bible alone na topic na gusto niyang i-specify, Bible alone ay sapat na parang. Tama no, Michael Babia, sa kaligtasan. Nakuha mo po. Kaya hindi pwedeng Bible alone sa kanya dahil na what's the purpose of the topic of the Bible, about Bible? Wala siyang reason. So, i-reason out niya ngayon. Ang Bible ay sapat na sa kaligtasan. Yun ang gusto niyang
ano. Ay, ating kasi iglesia eh. So, ang iglesia, Biblia, ang magpapasok. Hindi yan, Brother Angel. Actually, diretsuhin ko na lang, ano, ang talatang gagamitin dyan, unang Korinto, 15:1 hanggang 2. Yan ang gagamitin ni Michael Papia. Unang Korinto, 15:1 hanggang 2. So, ano nga, non-debatable. Undebatable. Para maging debatable ang tema, makita natin ha, anong posibleng talata na gamitin ni Michael Babia ha? Michael, Brother Alja, panoorin mo ito. Sabi ko, technical yung ginagawa ni Michael Babia eh. 15:1 hanggang 2 ang unang Korinto. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinanangaral ko sa inyo. Padala na dyan, kung papayagan mo siya sa kanyang paksa, sa tingin mo, panalo ka rito, talo ka na. Bro, kaya ngayon eh, dapat specific yung ano, specific yung topic. Unahan ko na lang kaya kasi alam ko yung ligo ng bitukan nila eh. Para maging maganda yung topic, papatunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Kasi dito, hindi naman itong Bible alone eh. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo. Yan kanina ka pa, Ebanghelyo Biblia, Ebanghelyo Biblia. Kasi yan ang babasahin niya ba dyan. Kasa na yan, sigurado. Sangayon ka ba na yan ang paksa ako? Pag sumangayon ka, talo ka na. Very technical masyado. Kaya mas maganda, ang topic na lang, patunayan ni Michael Babia na tamang aral ang Bible alone. Ano nga ang specific nga ng Bible alone na pag-uusapan namin? Sa loob? Yan nga bro, ang tamang aral, hindi ba aral sa inyo ang Bible alone? Hindi ba? Tamang aral sa inyo ang Bible alone? Kahit na anong sabihin, kahit na anong, kung may gagastusin ka, kung may bibilhin ka, dapat nakasulat. Di ba yan ang sabi ni Soriano? Kasi Bible alone. Kaya mas maganda, ang inyo na lang anuhin, itema, patunayan ni Michael Babia na tamang aral ang Bible alone. Si Alja naman, hindi siya sangayon na tamang aral ang Bible alone. Ano bro Mike? Yun na lang bro. Kasi yun naman talaga yung inihirit mo lagi eh. Bible alone. Kaya yan. I-insist yung dalawa ba dahil dyan. Yung Biblia lang. Yung Biblia lang o Ebanghelyo. Biblia lang. Kasi yung Ebanghelyo nasa Biblia yan eh. Biblia lang. Tapos kaligtas. Kasi nandito sa verse 2. Sa mamagitan naman ito yung ligtas kayo. Eh ginagawa yung dalawa. Okay lang. Ebanghelyo. Ebanghelyo at kaligtasan. Ginagawa yung dalawa. Para pag pinasa niya ito, talo ka na. Automatic na yon. Bro, Michael Babia, kahit hindi mo alam yung versikulo na yan, bro, sa tema pa lang, talo na ako doon. Bro, hindi ako naniniwala, bro, na hindi nila alam. Bakit? Di ako papayag din na yun ang gawing paksa dahil must be specific talaga ang preposition. Ito, magiging dalawa na yon. So, Bible alone na lang. Ito, Brother Wendell, basahin ko yung ano ha, Babia, yung role ng argumentation and debate ha, summary of requirements for wording the proposition. The proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. One central idea. Kapag ginamit mo yung Biblia lang, isang idea na yon, tapos kaligtasan, ikalawang idea na yon. Ang paggawa ng proposition should be so narrow to embody only one central idea. One central idea. At ang central idea dito, yung Bible alone. O, patunayan ni Michael Babia na tamang aral ang Bible alone, tutulan naman ni Brother Aljan. Yan ang special, yan ang ano, ang debatable na topic. Pag ginawa mong dalawa yan, mahirap na habulin yun. Yun na lang bro, Bible alone na lang bro. Kasi pabor din naman sa'yo to bro. Kasi Bible alone. Pabor to kay ano? Kay Michael Babia tong topic na to. Oh, lalo na pabor na sa bro kasi first time ko to.
Hindi, first time ko rin to eh. Wala pa ako. Ay, hindi ko alam first time. Ah, ano, may gibab yan. Yun na lang, patunayan mo na tamang aral ang Bible alone. Tapos. Yan, last days na. Sige na bro, kasi babalik pa ako doon sa housing. Uwi pa ako. 4 kilometers pa yung biyabiyahin ko. Ah, mag-message lang ako sa iyo bukas para yung... Hindi, hindi. Ayusin na, dito bro, na. Kaya dito na nga tayo. Ayusin na natin dito, tapusin na natin dito, finalize na natin dito. Umili ka na lang sa tatlo bro, yung Bible alone o doon ka rin sa isa kung gusto mo yung kaligtasan, papatunayan mo ng tulong si Riano ay patungo sa kaligtasan at yung topic ko ni Brother Chando. Anong gusto mo, yung turo ni Brother Eli patungo sa kaligtasan? Oo, kung yung turo ni Brother Eli ay tungo, papatunayan mo na ang lahat ng turo ni Brother Eli Soriano ay tungo sa kaligtasan. Specific mo, anong turo? Para marami kasing turo lahat eh. Lahat ng turo, bro. Hindi, ay, lahat ng turo. Gusto niyo specific? Yun ang sinabi ko, patunayan niya na tama ang turo ni Soriano na ang tinutukoy sa hula ay ililigtas mula sa silang na langga sa kalunuran ay sila. Pwede din yan, bro. Pabor din yan sa'yo, bro. Lahat ng topic na to, bro. Para sa'yo to, bro. Tabor to sa'yo, bro. Ikaw, Arjan, na mag-ipag-ibig. Opo, bro, Angel. Yun nga, susubukan kasi first time ko to. Sana tanggapin na ni Brother, ano, ni Brother Michael. Hindi, patunayan na lang. Tingnan ito. Patunayan na lang. Ito po, yun. Hindi ka naririnig, bro. Maputal-putal. Actually, Brother Junry, Brother Arjan, yan ang kanilang turo. Ito, iparinig ko. Ang tanging iglesia ngayon dito, nagaling silangan, kapuntang kanunuran, itong iglesia ng Diyos. Yan. Turo nila yan, ha? Ulitin ko. Ang tanging iglesia ngayon dito, nagaling silangan, papuntang kanunuran, itong iglesia ng Diyos. Yan. Patunayan niya ng, ang tutukoy ng hula, yung kanilang iglesia. Sika lang ha, interpret lang, interrupt lang ako ha. Gusto ko kasi yung patungkol sa Biblia. Biblia naman to? Biblia naman to bro, ginagamit to di ba, hula to? Oo nga, pero yung gusto ko, yung aral ba, yung... Hindi ba aral nyo ito? Balikan natin. Pero yung pausan Diyos na iglesia, sabi ng Diyos, magmumula sa kanila ang tinig ng pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila, sila'y hindi magagaunti. Akin ding uluwalatiin sila, sila hindi magiging maliit. Bakit ang kapatid sa samahan ito? Kahit mahirap tayo, dumadaan. Oh, tama? So, nire-relate sa inyong iglesia ang sinasabi sa Jeremias 30:19. Hindi nyo ba ito aral? Napaaral nyo ito? Aral yan, yan, pero malawak kasi yan na usapin eh. Yun lang nga, patunayan mo na lang na tama ang aral ni Soriano na kayong ililigtas mula sa silangan na papuntang kalunuran. Tutol si Brother Arjan. Sige na bro, pumili ka na bro kasi ito oras. Kung gusto niya talaga ng specific, sige, patunayan mo na tama yung turo ni Eli Soriano na uminom ng ihi. Ayag ako doon. At yun lang yung ano ko kanina, pakiusap ko yung patungkol sa nila kami. Ayun na nga. Yun na nga, Bible alone. Basta kami pa yan, patunayan mo na tamang aral ng Bible alone. Tutulan ni Brother Arjan, tapos na. Yun lang. Arjando. Ha? Ako ba, naawa ko kay Divine, may lagnat yan. Hindi natutulog ang bata hanggat wala ka. Dapat tulog na yan ngayon eh. Oh, yan na nga. Yan nga bro. Iyan mo muna bro. Diyan daw, pag may ganyan si Divine, abo muna nga nungin ang punto. Nandito naman kami. Doon ka muna sa anak mo kasi dapat tulog na yan eh. Pero hindi siya natulog kasi wala ka. Kawawa naman yung bata. Huwag ganyan. Bari, okay, yun na yan na. Basta yun ang gusto kong itapit nila. Tunayan ni Michael Bob yan na tamang aral ang Bible alone. Yun, specific na yun, debatable na yun.
Yun na lang bro. Sige na bro. Para tapos na tayo bro. Kasi uwi pa ako. Ah, uwi pa ako. Papunta pa ako ng housing. Sa susunod na lang Brad. Ako isipin ko muna yan kasi mahirap pa siya. Ah, mayroon ko dadagdag pala. Wait lang. Nalatag ko na nga. What if hindi walang available na non-Catholic moderator? Pwede ba si Russia na lang kunin natin, yung Russia TV, hindi yung kumakampi? Okay lang yun. Basta, sige, okay. Papayag. Yun lang yung topic natin yung nilatag ko kanina. Kasi, yan na nga. Bible alone. Ano ba dyan? Hindi, Bible alone tayo bro. Bible alone. Logi ako dun. Bakit hindi ka? Bakit lugi ka na? Kasi turo din namin yun bro. Doktrina namin yun na sundin yung turo ng aking si Biblia bro. Very technical ang ginagawa ni Michael Babia. Dalawang talata na babasahin. Talo ka na. Pero yung permission ni technical. Hindi ako ganun. Huwag mo pangunahan. Hindi bro. Turo din ang simbahan namin yun bro. No. Yun eh. Kundi magkasundo ngayon Bradyando, sa susunod na lang. Tatalakayin ito. Sa susunod sige na lang po, bro. Ano na lang, wala pang debate ngayon Martes ha? Kasi wala pa kasunduan. Sige, go. Mag-message lang ako sa kanya, susunod. Salamat dito sa... Pa rin yung, dito pa rin po yung usapan bro ha, yung fix na schedule natin na para at least nandito kasi yung mga kasama ko, hindi pwede. Nirespeto ko yung mga to. Oo, oh, sige. Salamat sa oras. Sige po. Sige brother Jando, magkatapos na tayo bro.